Dear brothers and sisters, kanina we had the novena to St. Jude Thaddeus. Dito sa ating Ebanghelyo naman ay isa sa mga apostol ng ating Panginoon ay si St. Jude din. Hindi St. Jude kasi hindi naging saint. Si Judas Iscariot. So there were two Judases in the group of our Lord Jesus Christ. Unfortunately, we know of Judas Iscariot, who did a very bad sin against our Lord. And I suppose you know what he did. Well, after the Last Supper, our Lord told this Judas Iscariot that he may leave already the cenacle and do what he wanted to do. Well, he left the place because early in the morning of that day, and he would betray our Lord for 30 pieces of silver. So, in other words, because of money, greed for money, well, he betrayed our Lord. He guided the soldiers and the chief priests where our Lord could be sin. So it was at the Gethsemane. Alam niyo po, itong si Judas Iscariot ay matalinong tao ito. Hindi katulad ng mga apostol. Kasi yung mga apostol ay mga fishermen lang na mangingisda, but not with the Judas Iscariot. But you know, well, what we have said, that it was money that really made him betray our Lord. At hindi lamang po yan ang ginagawa niya. Siya po ay nangungupit doon sa bag of money that was given to him because he was a treasurer of the group of these apostles. So, dear brothers and sisters, alam niyo po ay talaga naman karumal-dumal ang ginawa ni Judas Iscariote na pinagkanulo ang ating Panginoon Jesucristo. Maybe we condemn also Judas Iscariot and we hate him, but let us also remember that we also have our own weaknesses, we have also our own ways of making money that's not legal but immoral. So halimbawa, in the last election, alam natin na maraming nagbo-vote buying. Well, it is against the law. But, of course, again, there are some, and not only some, but many politicians would go under the table and then give some money to our voters. So yan po ang nangyayari. At hindi lamang po yan, ay mayroon din mga iba na, you know, in the office, for example, if they take care of the treasury or the coffers of the office, well, sad to say that there are some, sila po ay nangungurakot. Hindi lamang po kupit, dahil yung kupit po ay konti lamang maliit na halaga.
And that could be also a form of a sin, like what Judas Iscariot did. And many times we break the law, or we break the law also of the church, just for the sake of money. Alam niyo po, may kwento tungkol sa isang balikbayan na umuwi dito sa Pilipinas. Ay ngayon, daladala niya po yung kanyang pinangamamahal na aso. Very expensive. At alam niyo, nung nandito na, dahil mainit ang klima natin o panahon, ay namatay po yung cute na aso. Kaya ang ginawa nung balikbayan, babae ay pumunta sa kura paroko. At sabi niya, "Father, pwede ba yung aking pinakamamahal na aso ay namatay? Ngayon gusto ko, Father, na sana po mabigyan natin ng misa at funeral mass, ano, para namang maganda ang pagkamatay at pagkalibing niya." Eh sabi nung pare, "Ano yan? Ano yan?" Sabi siya, "Mayroon bang aso na minimisahan? Mayroon bang aso na may boburol at pagkatapos ay dadalhin sa sementeryo?" "Nonsense," sabi niya. "That's against the law. Against the law of the church," sabi niya. "Ah, ganun ba, Father?" sabi niya. "Well, gusto ko pa rin, Father, na sana ay may misahan." "Well, kung ayaw ho ninyo, Father, ay pupunta na lang ako dito sa kabilang simbahan ng mga Protestante. At alam niyo, Father, pinakamamahal ko yung aso. At naglaan nga ako ng pera para sa kanyang funeral mass." Eh, naglaan ako ng pera halagang $1,000, sabi niya. Aba, yung pare, nung narinig niya yung $1,000, alam po niyo ay nag-multiply. "Aba, ito pala ay kwan na," sabi niya. "Oh, malaking pera," sabi niya. $1,000, that would be, how much is that? That's 50,000 or more pesos. Aba, nung narinig niya yon at palabas na yung balikbayan, alam niyo po, kumutitap yung mata ng kura paroko at hinabol po niya yung ale. Sabi niya, "Ma'am, ma'am, bakit ka lalabas dito?" Alam mo, sabi niya, "Yung ano ba yung aso mo? Yun ba ay Protestante o Katoliko?" Sabi niya. "Eh, pumunta ka na lang dito," sabi niya. "Bakit ka pupunta sa simbahang Protestante?" "Sige, misahan ko na lang siya," sabi niya. "Hindi mo ba alam, Katoliko yung aso mo," sabi niya. Well, my dear brothers and sisters, well, this is not a true story, but because of the story of this priest na labag sa batas ng simbahan, ay dahil nung narinig niya yung $1,000, eh medyo nakalimutan na niya yung batas ng simbahan. Well, hindi po ako yung pare, nga pa lang yun, ano? So I hope you do not take me as the one who did it. But you know, maybe really because of money, because of bribery, because of also those who wanted to have more money, then they sometimes also betray their administrators or even the government, because they, like Judas Iscariot,
they're greedy for money. Well, dear brothers and sisters, I hope that we will not also like, you know, Judas Iscariot, when we are holding money, or we have money that is not ours, but that's for example, for the family, or for government office. Anything that is within our responsibility to hold, well, let us not like Judas Iscariot, then pocketed the money or even betrayed our Lord because of 30 pieces of silver. And let us remember that dahil doon sa kanyang ginawa ni Judas, alam po ninyo ay nagkaroon ng remorse of conscience at siya po ay nagbigti. And isn't it that sometimes when we have committed such sin or such illegal practice that we have also that remorse of conscience, yung takot natin na ginawa natin ito o iyan. So let us ask our Lord for forgiveness and be sorry, and we should not despair like what Judas had done, because God will always forgive us if we be sorry and will not commit the sins that we commit. Amen.